bawat kanto ng lansangan. May mataba, payat, maputi, maitim, walang pinipili. Sila ang tinatawag na tambay. May pag-asa pa kaya sila magbagong buhay? O kapakipakinabang sa lipunan tulad natin? Yan ang pilit nating alamin dito sa Oplan Zero Tambay. Tulad ng isang employment agency, dito sa Oplan Zero Tambay, ipinagtutugma namin ang mga employer at ang mga naghahanap ng trabaho. Pero, ang pinagkaiba namin sa employment agency ay hindi namin pinagkakakitaan ito. Hindi kami tumatanggap ng komisyon. Ang aming pakay, serbisyo publiko ang kabayaran, makapagbigay ng bagong buhay at pag-asa sa mga tambay. Andito na po tayo ngayon sa headquarters ng PPC Group of Companies, ang exclusive distributor ng Federal Tires. Magandang araw po, si Mr. Toto Melco. Good morning. Kaya po kami napasugod, Miss Christine, kasi meron hong bagong TV show sa Channel 5, pamagatunan ay Oplan Zero Tambay. Yun ay isang programa na nagbibigay ng bagong buhay at pag-asa sa mga tambay. Kung meron ho kayong opening at mga ang drivers, kailangan kasi namin should be professional drivers. Now, 1, 2, 3 ang kanilang ang kanilang license, and of course they will undergo drug testing. Okay. And if they are fit to work, mm-hmm. At pagkatapos, syempre titingnan din natin yung kanilang character. Okay. I'm not gonna take much of your time. Pupunta na ako at halughog ng mga barangay at maghanap ng tambay. We will make sure na yung makukuha naming tambay karapat-dapat at hindi kami mapapaya, hindi kami magkakaroon ng sakit sa ulo. Okay? Sige. Sige po. Thank you very much, Rabi. Thank you, Miss Christine. Thank you. Thank Good day you. Po. Okay. Kamalasan, kahirapan, bisyo, o baka naman sadyang katamaran. Ano man ang dahilan, isa-isa natin silang dadamputin. Sa halip na dolot o limos, bibigyan natin silang pagkakataon na magkaroon ng maayos na trabaho. Tambay ka rito. Walang trabaho. Wala. Ngayon na mismo, sasama kita. Totoo ba ito? Totoo ito! Hindi, ako si Rafi Tufo. Totoo to. Hindi biro to. Okay, wala po ako ng damit. Hindi na. Hindi na. Ako ng bala. Halika na. Halika na. Halika na. Pwede na. Ay, ito. Nagbibilyar ka, tanghaling tapat. So, ibig sabihin, ito yung hilig mo, bilyar. Bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi mo ba ako niyan yung sa mali? hindi mo mali. Marami tour po ako. Bagong programang Oplan Zero Tambay. Sumama ka ngayon. Ngayon ha? Kahit ganito lang. Hindi, sige. Iwan mong tapo. Bahala na sila. Mga bossing, bahala na kayo dito. Okay. Sama ka. Akong bahala sa'yo. Dito tayo ngayon, mga kaibigan, sa Caloocan, patungo tayong Camarin. Ayun. Naghahanap kami ng mga tambay katulad ninyo. Ang tanong, kung kayo ba'y desidido na magbagong buhay? Ito po ang hinahanap po namin, number one. Number one, hinahanap mo? Sigurado ka. Meron din. Let's go!
Oplang Zero Tambay. Sino kaya sa kanilang lima ang papasa bilang mga driver? Si Roberto Pasaysay, 26 years old, masayahin at positibo mano ang pananaw sa buhay. Naranasan ko pong ano, yung kumain sa loob ng isang araw na isang beses lang. Pangarap daw ni Roberto maihahon sa hirap ang kanyang pamilya. Mayaman sa pangarap, pero tila kulang sa pagsisikap. Kahit mahirap, gagawin ko. Papakain ko lang yung pamilya ko ngayon. Unahin natin si Roberto Pasaysay Jr. Ikaw yun ano? Okay, driver. Driver ka ng dump truck dati ng basura. Okay, kailan ka huling nagkaroon ng trabaho at nawala sa trabaho? 2009 po. 2009 po. Pa-extra-extra na lang po ako. Okay, so 2009, 2010 na ngayon, isang taon na wala kang trabaho. Bakit? Gawa po ng, yung driver po dati, nawala rin po sa trabaho. Okay. Parang sa kanya lang po kumukuha ng lakas ng loob. Nawala na rin po ako doon sa ano, trabaho namin. Anong sabihin ng kumukuha ka ng lakas ng loob? Bali, sa kanya rin po kasi ako natutong magmaneho. Bali, nawala na rin po siya ron. Ah, okay. Sige, hindi ka nagsubok na maghanap ng trabaho since 2009? Meron kang 12 na buwan para maghanap? Nakaka-extra-extra lang. Oh. Hindi ko nare-regular. Ganun lang po. Tantawid gutom lang po. Wilbert Bagona, 34 years old. 10 years na nakatira sa Kamaring, Caloocan, pero tubong Butuan. High school graduate, may dalawang anak. Jeepney driver, pero ang biyahe ay twice a week lamang. Nag-family driver, pero kapos ang sahod kaya nagpasyang umalis. Pag may trabaho siya, talagang trabaho talaga. Pagdating sa trabaho, masipag naman ako eh. Masipag ako niyan, hindi ako pabaya. Ito po yung bahay ko, lapit sa sapa. Pag nagbabaha, yung ano ko po, tagilid na. Kasi hinukay ng ano, tubig. Bubong, tutulog yan pag lakas ng ulan. Dito po kami natutulog. Pag pagising namin, nandun kami sa baba. Gugulong na kami. Babangon na naman kami, punta dito. Wilbert po, Wilbert. Wilbert, okay. Sinabi nga rito, dati twice a week ka nag-jeepney driver. Ba't ayaw mag full-time? Wala nga, sir eh. Hindi lang kaya na trabaho na yun. Binibigay sa akin yun. Iniisip ko rin sarili ko. Maghanap-hanap ako ng ano, wala rin mong makita. Kaya ang iniisip ko na lang, yung pag-extra-extra na lang. Nakatira ka sa sapa? Yes, sapa as in ilog, river? Yes, sir. Ano yun? Ba't doon ka nakatira? Ay, wala naman akong kakayanan mag-upay. Kaya okay. Doon ako nagtayo ng ano sa bahay, sa tabing ilog. At gusto mo magkaroon ng regular na trabaho, minimum with benefits? Of course, ito na yung trabahong ito. Okay? Susunod sa minimum wage, lahat ng benepisyo na dyan, overtime pay, dahil kilalang kumpanya ito, malaking kumpanya, susunod to sa patakaran ng dole. Kaya sabi ko kanina sa inyo, hindi kayo lugi rito. Eddie Barakiel, 34 years old, tumas ng tambay, limang anak. Ang kanyang asawa namamasukan bilang katulong. Napagbuntungan ang galit ng operator dahil sira ang jeep at walang boundary. Hindi ako naawa sa sarili ko, naawa ako sa pamilya ko. Sa maghapon sa mesa lang kami kumain. Totoo yan. Kaya nagtitiis na lang kami. Yun ang buhay namin sa ngayon eh, magtiis. Hindi ka nag-intriga ng boundary? Wala. Kaya pong, nagalit yung operator? Wala pong boundary kasi di naman po ako nakabiyahe. Ba't hindi ka nagbiyahe? Eh, sira po yung jeep eh. Hindi umaandar eh. Saka walang wiper eh, tag-ulan no. Eh, alam naman po nung anak niyang panganay kasi naiwan naman sa bahay nila yung anak okay. Niyang panganay. Importante yung wiper, naniniwala ko dyan, tapos tag-ulan, dapat nga talaga hindi biyahe, tapos sira pa. Ayaw po pong umistart. Ayaw pong umistart. So nung hindi ka nakapag-biyahe, of course, pag walang biyahe, walang boundary, nagalit yung amo mo. Nagalit yung po operator. Sa akin. Dahil doon, pinalis ka. Tiranggal po ako. Okay, ikaw raw ay tigasin. Ano to? At Tigalaba, Tigasaing. Okay. Aso ikaw ngayon ng Tagalaba, Tigasaing sa bahay gawain. Si Mrs. Ano ginagawa ng Mrs.? Mula po nung hindi na ako nakakabiyahe, hindi pa ako makapag-apply sa iba dahil expired po yung mga requirements ko. Okay. Mrs. ko po ang namasukan bilang isang kasambahay.
Ah, okay, okay. So, habang si Mrs. ay nagtatrabaho, ikaw ay kulang sa requirements at walang pang bayad siguro dun sa requirements, ano? Wala. Para makapaghanap ka ng trabaho. Siguro, ano, expired lisensya? Hindi po. NBI, NBI police, okay. Barangay. So, ikaw munang taong bahay. Okay. Eduardo Caligoy, 36 years old, driver ng jeep. Dalawang beses sa isang linggo na nakabiyahe. Ang asawang gumagawa ng paraan upang makatawid sa pang-araw-araw. Napapasabak sa utangan kapag walang makain ng pamilya. Trabaho po ng asawa ko, jeepney driver. Tuwing biyahe niya, kadalasan po, 500. So, kulang na kulang po para sa pamilya namin. Tinda ko ng apron. Ako magtatabas, ako magtatahi. Pumasok ako sa ano, sa garment. Kaso lang ano, kontraktual lang. O, tumagal ako sa pagmamaneho sa jeep. Biyahe ngayon, bukas wala. Humihiling ko lang sa Panginoon na bigyan niya ako ng mahabang buhay para magampanan ko yung magiging ama. Saka mabuting asawa sa kanila. Eduardo, driver ng jeep. 8 years na ganitong sitwasyon. Dalawang beses sa isang linggo na nakabiyahe. So twice lang. Oo, sir. Bakit hindi regular? Kasi sa isang unit, sir, marami po kami. Okay. Marami po kami nagsasalitan sa isang driver, sir. Ah, nagpapalit-palitan kayo? Sa isang sasakyan lang? Oo. Ah, okay. Magkano naman per day yung kinikita bilang isang jeepney driver part-time? Depende, sir, sa ano, sa biyahe, sir. Pero kadalasan minsan, para sa kalaman namin? Minsan 400, 500. Oo. Kaso lang, sir. Maghapon na yun? Oo. Kaso lang yung 500 na kikitain mo, sir, dalawang araw, kinabukas sa dalawang araw, wala. Napasabak sa utangan kapag wala makain ang pamilya, umuutang, nagre-remedyo. Okay to ah. Sige, magandang ugali din to. So you do everything, ginagawa mo lahat na magagawa mo, kinakailangang utang ka para meron ka lang maipakain sa pamilya at may tawid-buto yung pamilya mo. Yun, sir. Okay. Pero mas maganda kung gagawa ka ng paraan, magkaroon ka ng trabaho, para meron kang maipakain sa pamilya mo kaysa mag-uutang ka para may pakain sa pamilya. Sige, basta tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, lahat mababago yung mga buhay ninyo once na matanggap kayo ito dahil napakaganda ng trabaho ito at kilala, sikat yung kumpanya, okay, at ginagalang nila yung karapatan ng mga manggagawa. Okay, hindi kayo agrabyaduhin. Si Enrique Batalla, 48 years old. Dating branch manager sa isang gawa ng mga sasakyan. Malaking dagok para sa kanyang pamilya ang biglang pagkakasibak sa pinapasukan. Kinakot ako ng anak ng may-ari. Idi-demand ako. Pag hindi ka nag-resign, pakukulong ka namin. Ganun talaga style nila eh, para kasi matagal na nga ako ron. Para makaiwas sila sa pagbabayad. Ganun ang ginagawa nila. Ultimo nga kamag-anak nila, ganun ang ginawa nila yung mga kapatid ng ina nila. Pinersa nilang idemanda, pinakulong. Nalagay sa isip namin yun, sarili ng kamag-anak ng mga yan, pinakulong. Tayo pa kaya. Maging ang pagsasama nila mag-asawa ay naapektuhan. Nilayasan di umano siya ng kanyang misis, dulot na rin ng kahirapan. Nagkahiwalay kami ni misis dahil unang-una, yung financial, hindi ko alam kung anong naging dahilan niya, bakit siya pumatol sa ibang lalaki, samantalang andun naman ako, parati pa rin ako naghaharap ng trabaho. Kung dati, naitataguyin ni Enrique ang kanyang pamilya, ngayon, sahid na sahid ang kanyang busa. Dati, hindi naman kami ganyan. Baga, yung tatay ko, branch manager siya dati. Tapos ngayon, parang ngayon, wala na. Hirap na hirap talaga. Minsan, hindi na namin alam kung saan nagkukuha ng pagkain namin. Yung tatay. Mahirap din po kasi ano, minsan wala na po kami makain. Pupunta po kami sa tita ko. Ma.
Simula nung nagkawatak-watak ang pamilya namin. Sinisisi mo ba ang papa mo sa kawalan niya ng trabaho? Hindi naman po. Kasi hindi niya naman pasalanan yung nangyari sa kanya. Sa katunayan, naibenta na niya ang dating tahanan at kasalukuyang nakatira sa mas maliit na bahay na isinala sa kanya. Sa loob ng 2 taon ay sinikap niyang makahanap ng trabaho, pero wala daw magandang resulta. Eh, ni pambayad sa kuryente, walang-wala siya. Sa bilyaro nakahanap ng pansamantalang kasiyahan si Enrique. Sa halip na humanap ng pagkakakitaan, sa bilyaro naubos ang kanyang oras bilang isang tambay. Enrique? Uy, bisor. Naging bisor ka. Mechanic. Naging branch manager. Yes, ibig sabihin, naging mataas na yung katayuan mo. Pinatanong ako kung mag-resign ako dyan. Ba na makukulong ako. Makukulong? No. Dahil? Tinakot ho nila ako eh. Sino takot? Yung may-ari ng shop. Pinagtatrabaho yung anak. Bakit ka tinatakot? Ganun ho ang sistema nila eh. Pagka matagal na yung isang empleyado sa kanila, pumagawa sila ng paraan, ng butas para mapalis nila. Kaya pipirma, gagawa sila ng kasulatan, papipirmahin kanila, blanco. Tapos gagawa na ulit nila yung kasulatan yun. Pag nabasa mo yun, parin bagong apply ka sa kanila. Okay, naiintindihan ko yung sinasabi mo. Ganirian, ano? Correct me if I'm wrong. Kapag matagal ka na sa isang kumpanya, may mga kumpanyang balasubas talaga. Oh. Naniniwala ako sa'yo. Para makaiwas, makapagbayad sa mga benefits, lalo kung ikaw ay 10, 20 years na, gagawin ka ng butas paraan hanggang sa mapikong ka at ngayon pag-resigning ka. Okay? O tatakutin ka, in your case, hanggang sa pipirma ka ng resignation letter at kapag nag-resign ka, matatambla lahat ng mga benefits na yon, yung separation pay. Whereas kapag ikaw ay sinibak, ako kuha mo yon. So merong ganun mga kumpanya, ako niya iniwala sa'yo. Marami akong ganun karanasan sa mga nakakausap ko, mga manggagawa tulad sa'yo. Di naging permanente yung trabaho dahil sa pag-iisip, palagi mo iniisip yung mga pinagdaanan mo, yung problema. Hindi ka maka-get over, ika nga doon sa problema. Nahirapan ako talaga. Hanggang ngayon? Kailan ba yung... Paunti-unti, sir. 2007, ano? Yes, sir. Yung nagka-problema ka, 7, 8, 9, 10. 3 years. Ito ba dahil kay Mrs. o dahil doon sa trabaho? Sa trabaho mo, sir, at saka kay Mrs. Hindi pa rin matanggal-tanggal sa yan. Hindi ko kasi, baka na, habang nag-work ko ako, naalala ko yung mga nangyari. Hindi kayo makaka-affecto ito sa yung trabaho. Hindi kayo makaka-affecto ito sa yung trabaho dahil... Sa ngayon, sir, unti-unti niya ako kung nakaka-recover. Okay. Ipapaliwanag ko na rin ako sa mga anak ko na gano'n. Okay. Nakaka-kuna ako. Kasi halimbawa, isang araw, bigla kang inabot ng lungkot. Alaala mo yung problema, yung misis. Tinamad ka magtrabaho, tumawag yung kumpanya. Hindi mo sasagutin dahil wala eh. Nasa tabi ka lang at naisip mo si misis, naisip mo problema. Yung sinasabi ko, makaka-apekto. Hindi ako nag-uho ng gano'n. Nakukuha ko lang ako minsan. Minsan naging isa. Naalala ko lang minsan mga nangyari. Ganun lang ako. Tapos maya-maya, wala na yung sa akin. Pagkatapos ng ating interrogation, ibigin natin sila sa pagkakataon, patunayan ang kanilang kakayahan at sasamahan natin sila sa ating kumpanyang My Job Opening. Pero bago yan, ibigyan muna natin sila na may cover. Hi sir, good morning. Welcome to Bruno's. Agad ko silang pinagupitan na may kasama pang pedicure, manicure, ahit. Eh, saan ka pa? O, di ba? Parang escort ni Venus Ra ang applyan nila. Di na kami nag-assign ng panahon. Sinamahan ko sila sa PPC Group of Companies para iharap sa HR manager. Agara silang pinag-written exam.
Ngayon, dadaan tayo sa isang pagsusulit kung saan titignan natin kung gaan kayo kabihasa sa pagbabasa ng mga batas grafiko. Kasi napaka-importante ng mga batas grafiko. Kahit magaling kang magmaneho, kung hindi ka naman marunong magbasa ng iba't ibang mga traffic signs, baka araw-araw ay magtitiketad ka ng mga taga-MMDA. Sinabak din sila sa practical exam. Nagkaroon din kami ng challenge sa kanilang lima ang hamon. Nandito tayo ngayon sa garahe ng pedal tires at nakita niyo sa likod ko truck. Isang challenge ang ipapagawa namin sa inyo. Pakontes ito. Okay, i-explain sa inyo ni Mr. Soto yung mechanics. Okay. Siya mag-grade sa inyo, mag-decide kung sino yung mananalo. Yung mananalo, mabibigyan namin ng magandang premyo. Okay. Napakahulaga sa atin yung alam natin na mag-troubleshoot, lalo na sa mga pagkakataon na nasa balag ng alanganin, di ba? Kadalasan dyan, napaplatan tayo ng mga gulong. So dito sa challenge na to, susubukan namin kung gaano kayo kabilis magtanggal ng gulong, magbalik ng gulong, paano yung proseso ng pagtanggal, yun nila titignan natin. At kayo ay mauorasan, kamukha sabi ni Sir Rafi, ang pinakamabilis, yun ang mabibigyan ng premyo. Unang sumabak si Wilbert. Tila ganadong ganado at nakangiti pa habang nagtatanggal ng gulong. Six minutes, 11 seconds. Kailangan mabilis ka. Tingnan naman natin si Edward. Hindi malaman kung saan luluwagan ng tunilyo. Ginawa ng lahat, pero di pa rin sapat. Dito yung nakatingin si Enrique, tumulong na rin ito. Ten minutes, 46 seconds. Matitigas, ayano. Tama, mayroon tanggalin. Si Eddie, itinodo ng pag-iigpit sa tunilyo. Minutes, 26 seconds. Medyo mahirap din po, ma'am, kasi nag-iisa po ako eh. Ang matulungin si Enrique, may sariling estilo. Pero ang gulong, di may ang gulong. Eleven minutes, 24 seconds. Hindi ko kagad na sentry yung mga tornillo. Huling sumabak si Roberto. Sabi niya, si issue lang daw sa kanya. Seven minutes, 36 seconds. Medyo nahihirapan na konti. Pero kaya-kaya kasi dati ko rin trabaho yun. Nagbabakas din ako dati. And the winner is 6.11. Ang premyo ng challenge na ito, dadalhin namin ang nanalo sa isang VIP spa treatment, masahe. Sarap! Di na rin kami nag-assign ng panahon. Ipinamedical na rin namin ang limang aplikante sa Accredited Medical Center ng PPC Group of Companies. Inuunan sila ng x-ray, blood pressure, drug test at physical exam. Susunod sa Oplan Zero Tambay.
pumasaba ang ating mga tambay. Hindi ba tayo napahiya sa ating rekomendasyon? May matutulungan na ba tayong magkakahanap buhay? Alamin natin sa Board Road. Teo. Okay. Ito ang resulta ng inyong exam. Ang mga katulad ninyo ang nakikita ko na dahilan kung bakit maraming aksidente sa kalye. On the other hand, masasabi kong Consuelo de Bobo na naibigay nyo sa akin na akong nagdala sa inyo sa PPC. At yan ay dahil lahat kayo umokay sa practical exam. Pagdating sa medical exam, matataas ang blood pressure ninyo. Maliban dyan, okay naman. At isa-isa kayong kakusapin ko mamaya. Ikaw, Wilbert, maiwan ka. Labas kayo muna lahat. Okay. Halika, dito. Okay, ito ang resulta ng iyong written exam. 25 items ito at 20 ang passing. 12 ang nakuha mo. Ang traffic signs, napaka-importante yan sa lahat ng mga nagmamaneho sa kalye. Yan ang bibigay sa atin ng guide na dapat sundin upang maiwasan ang pagkabulbul ng traffic, budili kaya maiwasan ng disgrasya. Pagdadaan ka sa rilis ng tren, makikita mo itong sign na ito. Railroad crossing. Eh, hindi mo alam eh. So, ibig sabihin, diretso-diretso ka, patay kang bata ka. Sa practical exam, ikaw ang pinakamataas. Hindi ko alam kung matatawa ako sa'yo at mainis o ano man eh. Ito halimbawa, no? Ang ibig sabihin itong sa number 22, yan ay daan na pa. Pakitid. Ang ilagay mo, bawal ang alak. Eh talaga naman, bawal ang alak sa kalsada eh. Pag nagmamaneho ka eh. Hindi mo na nilubos-lubos. Itong isa, paluwang ang kalsada, pormang baso. Saan ang ilagay mo? Cocktail glass. Kompleto na. Di ba? Kasi itong isa, pormang gin eh. Kaya nilagay mo siguro, bawal ang alak. Ano? Tama ba ako, Marek? Sabi sa'yo eh. Pero, pagdating sa practical exam, nakuha mo yung pinakamataas na score. Or actually, pangalo sa pinakamataas. Okay? Ikaw ang may pinakamababang score sa inyong lahat. Out of 25, 5 ang nakuha mo. Katataunan pa yung resulta ng iyong exam, Padre. Tulad nitong H, yan o. Pag nakita mo yan, ibig sabihin, hospital. Nilagay mo, hinto! Sobrang baba sa written. Sobrang baba sa practical. Ang nakuha mong score, 16. Kumpara sa mga kasamahan mo, medyo hindi na rin nakakaya. Pero bagsak pa rin dahil 25 ang items, 20 ang passing, 16 ka. Example itong traffic sign na T. Malagay ko, letter T. Ang ibig sabihin niyan ay intersection ahead. Nilagay mo tons or bigat. Kasi T, ano? Kaya nilagay mo tons, T-O-N-S. Bagamat eh, bagsak ka sa written exam, pero sa practical, pasado ka naman. Ikaw na ako ng pinakamataas na score sa inyong lahat, na apat. Passing ka na dapat, 20. Sa practical naman, pasado ka rin. So far, so good. Ikaw ang pinakamagaling sa inyong lahat. Huwag sana lumaking tenga mo, okay? Ang mga matatanggap sa inyo, it's either na kukunin kayo bilang driver
o kukunin kayo bilang warehouse support. Bibigyan kayo ng 6 na buwan probationary period. At yan ang ginagawa ng lahat ng kumpanya. Ibig sabihin, pagmamasdan muna kayo kung anong performance nyo sa loob ng 6 na buwan, pero kayo ay tumatanggap ng sahod. Okay, full-time yung trabaho nyo, minimum wage, 404 pesos. Maraming overtime, maraming benefits. Okay. Kung nakita nila na maganda ang inyong trabaho, hindi kayo nag-absent, hindi kayo pumapasok ng lasing, hindi kayo reklamador, hindi kayo nag-aaway ng inyong mga kasamahan, well, 4 months pa lang, gagawin na agad kayong regular. 3 times a week, part-time, part-time yung pero 104. Okay. Sa September 18, Sabado, magre-report na yung mga matatanggap o yung pagdesisyonan ng management na matatanggap. Dahil, by that time, na-meet nyo na ang lahat ng requirements. Enrique, congratulations. Okay, isa ka sa mga drivers. Sa mga tambay, huwag mawala ng pag-asa. May darating pang isang katulad ni Rapi Tulpo na pupunta sa ating mga barangay, maghahanap ng mga katulad natin. Okay, Wilbert. So ano tingin mo? Ikaw ba ay sibak ngayon pa lang o tanggap? Ewan ko lang, sir. Alam mo, Wilbert, hindi naman ito lang huling pagkakataon, di ba? Opo, sir. Meron tinatawag silang try until you succeed. Sabihin, magpa ka man ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Yan ang mensahe na pinaparating natin sa ating mga viewers, ano? But anyway, hindi ka ganun. Hindi ka try until you succeed sapagkat ikaw ay isa sa mga drivers. Okay, sige. Totoo nga ako na nakapasa ako sa mga ano nila. Tanggap ako sa trabaho para pag-aral ko na yung mga. Para hindi na rin ako tambay. And man ay si Eddie. Eddie? Okay. Eddie, ano sa palagay mo? Mang Eddie, yun. Ikaw ang may pinakamababang score. Diba? 5 ng ngopya ka pa ata. Diba? Ikaw ang nahuli na ng ngopya. Yung kinopyahan mo, blanco. Yung kanyang test paper. At malakas ka uminom. Okay? Dahil balita namin doon sa lugar niyo, talaga malakas ka rin uminom. Walang pwedeng tumumpa sa'yo. Diba? Ang good news is, na-drug test kayo, wala ka naman problema sa drugs. Halak lang. Pero yan, nakokontrol naman. Nasa iyo yan, kung i-control mo, hindi. Diba? Okay, napaliwanag ko na dahil kapag hindi mo kinontrol at hindi ka nagtigil sa kainom, masisante ka. Okay. Mang Eddie, Boss Eddie, Chief Eddie. Okay. Pasok ka sa warehouse support. Congratulations. Paalala ko sa inyo, mga kaibigan, mga tambay. Magsipag na tayo ngayon. Magdi-December na, magpapasko para maganda ang Pasko natin. Wala pang nasisipak. Ako na-announce, ha? Announcement sa masisibak o matatanggap. Pero nakangiti ka. Mukhang meron ka alam na hindi ko alam. Alang hindi, sir. Masaya lang. Masaya ka. Pero maganda yan, yung outlook na yan. So ano sa palagay mo? Ikaw ay tanggap, driver, warehouse support, o zero? Tambay ulit. Alang hindi, sir. Ah. Pero kung ako tatanungin, sir, ayaw ko nang tumambay. Ayaw mo nang tumambay. Apo. Bakit ayaw mo nang tumambay? At dahil dyan, and Robert. Oh, man. Sige. Congratulations. Driver ka. Salamat po. Okay. Salamat po, sir. Sige. Alright. Masaya po kasi nagkaroon na ako ng trabaho. Hindi ko na, mapag-aral ko na po yung dalawang anak. Okay, Edward. Mang Edward, Boss Edward. Chief Edward. Anong sa palagay mo, ikaw naging isa? Ikaw ang hinuli ko na itira dito. Kung ano man ang naging desisyon ng PPC, tatanggapin ko ng maluwag sa kalooban ko. So, sabihin ko sa iyo totoo na ngayon at hindi na kita bibitinin, Edward. Ikaw ay
ko alam kung tatayo ako. Parang naglalang maninakot. Sige. Tanggap ka. Warehouse support. Okay. Congratulations. Sige. Salamat po sa tulong niya bilang mga tambay sa amin na kaipap. Siya po ang tumulong para magkaroon po kami ng trabaho matino. Matinding pagsubok ang pinagdaanan ng ating tambay lineup. Pero ang lahat ng yan ay may kabuluhan, lalo pat may naghahantay na kabuhayan pagkatapos nito. Ito po ang inyong lingkod, Rafi Tulfo, nagbibigay hanap buhay, one tambay at a time, dito lang sa